Kinatatakutan, pinandidirihan ang may HIV o sakit na AIDS. Pero ano nga ba ang epidemyang ito na pataas ng pataas ang bilang ng mga Pilipinong nagkakasakit? Tanhi ng isang virus na kung tawagin ang human immunodeficiency virus. So kung mapasok ito sa katawan at sinisira yung mga pang-protection natin, no? Yung CD4 cells na tinatawag, paparami sila doon. Hanggang sa maging mature, lumalabas sila dito sa cell na ito at ini-infect pa yung ibang cell sa katawan. Mahigit 60,000 na ngayon ang reported cases ng HIV. Mula noong unang nai-record ang kaso ng HIV/AIDS, 1984. Mahigit 1,000 bagong kaso ng HIV ang nadiskubre na naman kamakailan. 32 Pilipino araw-araw ang nahahawa sa HIV. Binigyan ng muka ni John Eros De Vera ang HIV. Lumantad sa publiko. Gusto kong magsilbing inspirasyon sa kanila na hindi matatapos ang buhay mo sa HIV. Breadwinner si Eros. Lumuwas sa Maynila pagka-graduate sa kolehiyo at nagtrabaho sa call center. 26 years old noon si Eros. Sobrang aktibo sa sex life. Nagkaroon ng pagkakataon na ma-experience niya ang multiple sex partner. Naisip ako na magpa-test talaga para malaman ko yung status ko. Yung behavior ko is high risk na magkaroon ako ng HIV. Yung unang test ko, ang resulta non-reactive. Pumunta ako sa pangalawang test kasi parte yun ng pag-aalaga mo sa sarili mo para maagapan ka agad yung kondisyon kung maaga ka ma-diagnose na may HIV ka. Pero sa pangatlong pagpapa-blood test niya noong 2009, HIV positive na ako. Sa HIV/AIDS registry ng Department of Health, hindi lang pala unprotected sex ng lalaki sa lalaki ang tumataas ang numero, pati na rin ang mga bisexual o lalaking pwede sa babae at pumapatol din sa kapwa lalaki. Male to female ay 17,000. So ito yung tinatawag natin na bridge. Yung lalaki dito is the bridge. Meron tayong lalaki, aminin na natin, na may asawa pero nakikisiping pa rin sa lalaki. So ang importante dito is not the sexuality but rather yung practice niya ng safer sex. At marami na ring nanay ang HIV positive na naipasa naman ito sa kanyang sanggol. Kailan lang nakilala namin ang 11 years old? Itago natin siya sa pangalang Mary Ann. Si Maricel ang nanay ni Mary Ann. Nag-DH sa abroad. Anak si Mary Ann sa isang foreigner. Nang bumalik sa Pilipinas, nagpa-check up sa San Lazaro Hospital. At hindi na naitago kung ano ang sakit. Yung anak mo may HIV. Sabi ng anak ko, nahawaan siya sa asawa niya. Kasi ang babae nagkaroon din, taga Cebu. Ang babae ng asawa niya, namatay na. July 24, 2016, naulila na si Mary Ann. At nasa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Kasi po baka mawalan ako ng kaibigan. Nalaman nila na may sakit ako. 70 years old na si Lola Susan. Ipinagdadasal niyang may tumulong sa kanyang apo. Yung maintenance na ina, iniinom ng apo ko, libre sa RITM. Yung pangangailangan ng bata, hirap na ako talaga. Wala pang lunas ang sakit na HIV. Pero ang antiretroviral treatment o gamot ay pampigil sa pagdami ng virus sa katawan ng pasyente. Si John Eros. 10 years na mula nang ma-diagnose na may HIV. Ang payo sa akin ng doktor ko, magsimula ako ng gamutan para mapahaba ang buhay ko. At sinunan ko yun, kaya hanggang ngayon, ito ako malakas. Si Mary Ann, isinilang na may HIV. Gusto ko po maging fashion designer paglaki ko. Gusto ako nawawalan ng pag-asa. Mababawasan daw ang stigma sa mga taong HIV positive kung makikita silang malusog at normal na nabubuhay. Huwag matakot na magpa-HIV test para
mapigilan ang pagdami ng virus na naging sanhi ng full-blown AIDS. Stop AIDS. Get tested.